Ang reincarnation ay ang muling pagkabuhay ng isang nilalang matapos itong pumanaw. Maraming mga reliyon sa mundo ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ay mabubuhay itong muli sa ibang katauhan. Mahirap patunayan ang mga pangyayaring kagaya nito, ngunit ngayong araw ay matutunghayan ninyo ang misteryosong istorya ng Pollock Twins. Ang magkapatid na namatay ngunit muli raw nabuhay, sila nga ba ang patunay na ang reincarnation ay totoo? Ang mag-asawang John at Florence Pollock ay masayang naniniraan sa kanilang munting tahanan sa Hexham, Northumberland, England, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Jacqueline at Joanna. Ngunit ang masayang pamumuhay na ito ay nabago nang mamatay ang magkapatid sa isang malagim na trahedya. Noong May 5, 1957 ay papunta sana sila sa simbahan ang magkapatid na Jacqueline at Joanna kasama ang kanilang kaibigan nang mawala ng kontrol ang isang driver at nasagasaan nito ang tatlo. 11 years old lamang si Joanna noong bawian ng buhay at si Jacqueline naman ay 6 years old. Lubos ang pagdadalamhati ng kanilang mga magulang dahil sa isang iglap ay dalawang anak agad ang nawala sa kanila. Makalipas ang isang taon ng pagdadalamhati at pagdarasal na sana ay muli silang magkaanak ay muling nabuntis si Florence. Ayon kay John, sa tingin niya raw ay kambal ang kanilang magiging anak at ito ang magiging reincarnation ni na Joanna at Jacqueline. At makalipas nga ang 9 na buwan, noong October 4, 1958, ay nagsilang ng kambal si Florence, sina Jennifer at Gillian Pollock. Pagkapanganak sa kambal ay may napansin agad ang mag-asawang John at Florence. Si Jennifer ay may balat, birthmark, sa kanyang noo, kagaya ng sa namatay nitong kapatid na si Jacqueline. Ayon sa mag-asawa, nagkaroon daw ng peklat sa noo si Jacqueline dahil natumba ito noong siya ay nagbabike. Bukod dito, mayroon ding balat, birthmark, sa kaliwang bewang si Jennifer na kagaya ng kay Jacqueline. Isa pang nakakapagtakang pangyayari ay nang sabihin ng kambal sa kanilang mga magulang na sila ay pumapasok sa eskwelahan kung saan dating nag-aaral ang kanilang mga yumaong kapatid. Kahit hindi naman talaga sila dito nag-aaral, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Napansin ni Florence na ang kambal ay madalas naglalaro at nag-uusap patungkol sa mga bagay at pangyayari na kakaiba at nakakatakot. Isang pangyayari halimbawa ay noong nakita ni Florence si Jennifer na nakahiga sa hita ni Gillian habang sinasabi ni Gillian sa kapatid na nananaginip raw ito na may dugong lumalabas sa mata ng kanyang kapatid dahil nasagasaan silang dalawa. Makalipas ang ilang buwan ay madalas na nagwawala ang magkapatid tuwing napapadaan sa mga kotseng nakapark na nakabukas ang makina. Sumisigaw at umiiyak ang kambal at sinasabing sasagasaan umano sila ng kotse. Nakuha ng mga pangyayaring ito ang atensyon ni Dr. Ian Stevenson, isang psychologist mula sa University of Virginia, at reincarnation ang focus ng kanyang mga pag-aaral. Ayon kay Dr. Stevenson, mas gusto niyang pag-aralan ang reincarnation sa mga bata dahil imposible na magsinungaling at gumawa ang mga ito ng kwento. Pinag-aralan niya ang Pollock's Twins mula 1964 hanggang 1985. Sabi ni Dr. Stevenson, base sa mga marka sa katawan ng kambal at sa mga alaala at pangyayari na nakikita ng dalawa, ay ang kambal nga ang reincarnation ng kanilang mga namatay na kapatid. Sa pag-aaral rin ni Dr. Stevenson, ay sinabi niya na noong tumungtong ng 5 taong gulang ang kambal, ay nawala na sa kanilang isip ang mga alaala ng mga yumaong kapatid. Sa katapusan, ay nabuhay ng matiwasay at normal ang kambal. Patuloy na mananatiling palaisipan ang mga pangyayari na pinagdaanan ng Pollock Twins. Totoo nga kaya ang reincarnation? Kung hindi, paanong ang balat, birthmark, ng yumaong kapatid ay naipasa sa isa sa mga kambal? At paanong nakikita ng kambal sa kanilang mga alaala ang dating paaralan ng kanilang yumaong mga kapatid at sinasabing dito raw sila nag-aaral
gayong hindi naman sila dito pumapasok. At bakit nakikita ng kambal sa kanilang mga alaala na sila ay duguan? Dahil nasagasaan raw sila ng sasakyan. Paano nila nakikita sa kanilang mga alaala ang mga pangyayaring hindi naman sila mismo ang nakaranas? Patuloy na mananatiling isang malaking misteryo ang case ng Pollock Twins.